possess the same meaning sa panahon natin ngayon? Halimbawa, how do the Bible define the word church? Usually, we define and visualize a church not as an individual, kundi isang isang place of worship. Yan. Unlike nung unang panahon ay especially during the time of Jesus Christ, pag sinabing church, it is a pwedeng isang tao lang siya, pwedeng a group of people na nagsama-sama with a specific purpose, na merong isang leader o group of leaders na nag-handle ng isang grupo ng tao. Actually, may question dyan eh. Ilang member ba ang kinakailangan para magkaroon ng isang church? Okay. So sa ating bylaws yata, it must be consist of 10 members to be called as a church. During the biblical times ba, meron bang specific number na sinasabing you can only be called a church if you possess, if you are comprised by, let's say, a minimum of 10 members to be called the church. Alala nyo, sinabi ni Christ kay Peter, thou art Peter. So ilan ba si Peter doon? Di ba nag-isa lang? And upon this rock, I will build my church. Hindi niya sinabi sa buong alagad niya na all of you, 12 disciples, 12 apostles, and upon this church, this rock, I will build my church. Kasi bakit kay Peter lang siya naka-specific? Dahil si Peter lang ang nakasagot sa Matthew chapter 16 ng tinatawag na question niya. Ano ba ang sinasabi, ano ang masasabi niyo tungkol sa anak ng tao, tungkol kay Christ? Reviewing the chapter 16 of Matthew, sumagot doon si Peter. Sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. At ang sabi ni Christ, blessed art thou, Simon, Barjona, because this is not revealed to you by man, by tao, but it was revealed to you by my Father in heaven. So kaya sabi niya ay thou art Peter, sa Greek is Petros, and upon this rock, which is Petra, I will build my church. Kaninyo sinabi kay Peter na ba? Bakit? Kasi the church should be what? May laging may revelation coming from God. Kasi ang church na walang revelation coming from God, may problema yun. No? May problema yun. Kaya nga hindi niya sinabi sa lahat, kayo 12 alagad, kasi specific ang sabi niya, blessed art thou, Simon Barjona, because it was not revealed to you by flesh and blood or a human being, but it was revealed to you by my Father in heaven. Meaning, the true church, there must be a revelation coming from God. Okay. Kaya nga ang church being formed without God's revelation or without God's connection, then it may problema yun. May problema yung ano na yun, yung church na yun. Now, nung nagkaroon ng tinatawag na Pentecost, the outpouring of the Holy Spirit. Okay, yung mga alaga tumanggap ng Holy Spirit, then anong matatawag natin doon? Siyempre, ang Holy Spirit is the source also of God's revelation. So, maliwanag. Pwede natin masabi na it could be the birth of the church. Okay? Or it could be the rebirth of the church. Okay? Bakit rebirth? Kasi si Peter, siyempre, wala pang Holy Spirit, wala pang God's revelation, nandiyan na si Peter. Okay. But when there is a God's revelation coming from God towards Peter, then sinabi niya, and thou art Peter, and upon this rock I will build my church, no? So kaya lang the word church is
came from a Greek word, ekklesia, no? Na madalas nating dinidefine sa mga tao. Ekklesia means ek and kaleo, no? From the two words ek, which is preposition, ek, and kaleo, or calling. Kaya binibigyan natin ngayon ng conclusion na therefore, ekklesia means called out, no? Mga tinawag palabas. Kaya lang, kung titingnan natin, sabi nga ni D.A. Carson, mamaya papakita ko sa inyo, yung ganong klaseng definition ay may tuturing natin na exegetical fallacy sa word study. Bakit? Kasi kaya ang Greek pa naman ay mahilig silang mag-combine ng two words, usually two words, no, to form a unit na nag-specify sa isang meaning lang. Hindi mo pwedeng palaging kunin ang dalawang word na yon na pinagsama, pagkatapos ang ibig sabihin lang noon ay magiging nominal ang meaning mo. Pag sinabing nominal ay dahil na yung ek is out, saka yung kaleo is calling, so automatic it becomes called out. Pero kung titingnan mo, may specific meaning yung ekklesia, although it is a combination of two words, no? Ang specific meaning niya talaga is congregation. Sa ibang translation, ang ekklesia sometimes translated as congregation. Hindi palaging church. Yun ang problema sa translation, no? Kaya pag may nabasa kayong congregation, usually yun ang word niya nga sa Greek, ekklesia. Kaya lang, hindi lang exclusive na congregation ang ginagamit na salita, kundi church. Yan. Now, parang ganito yon. Hot dog is also a combination of two words, hot and dog. Ibig ba sabihin, yung hot dog is mainit na aso? Hindi, di ba? There is a specific word for that, which is yung kinakain natin na hot dog. The same also with butterfly. It has two words na ginagamit, butter at saka fly. Ibig ba sabihin, lumilipad na butter siya? Okay. Pero kung titingnan natin, it has a specific meaning for that, which is yung lumilipad talaga na paro-paro. Now, ganun din yung tinatawag na dragonfly, lumilipad bang dragon yan? Okay, yun ang mga sinasabi dito ni ng tinatawag na tinuturing na exegetical fallacies. Okay, so kasi marami kasi sa ating mga preachers, nangungopia lang talaga eh. Nangungopia lang ng mga preaching ng iba, palibasa, nagandahan sila, so kinopia-kopia na rin. Katulad ng salitang agape, akala nila palaging divine love at saka yung tinatawag na the highest form of love, divine love, agape. Pero pag pinag-aaral mo talaga siya, makikita mo, it can also be done also by human being to another human being. Yung salitang agape, no? Kaya mabigat yan. Kaya nga, wag lang tayong kopya ng kopya. Porke ba nagandahan tayo, kinopya na natin. Kaya magiging maingat tayo dyan. Okay, so what is the belief or what is the statement of David Bernard regarding how to do our word study? That is in chapter 7 of his book. We have done already with the literary context. Now we go now to word study. Okay, so. Okay, word meanings. Yeah. The proper definition of words is an important component of meaning. Yeah. Yung tamang definition ng mga salita ay napaka-importante sa component
O pag pinagsama-samang kahulugan ng mga kahulugan. Consider the following story. So may kwento yan. Sabi niya, in 1675, Sir Christopher Wren laid the foundation stone for St. Paul's Cathedral in London. 35 years later, Queen Anne toured the magnificent structure and made her royal pronouncement, "It is awful. It is amusing. It is artificial." Today, some might consider those words humiliating. But not so, Sir Christopher. Sa ngayon, yung salitang artificial lang yan. It is amusing, nakakatawa, it is awful. Yeah. So today, some might consider these words humiliating. Parang masyadong pinabababa ang kahulugan. So kung pag-aaralan daw ngayon ha, sa present meaning ng words ay yun, yung tinatawag na humiliating. But not so, pero hindi sa panahon ni Sir Christopher. In his day, these words means awesome, yan, pleasing and masterful. Yan. Without an understanding of what the words meant at the time they were used, we run a risk of misinterpreting and misunderstanding their original intent or original meaning. Now, alam niyo ba yung salitang nice? Okay. Actually, ang salitang nice is nung unang panahon. Actually, pag tinignan nyo naman yung mga dictionary, may nakalagay doon na it was the word was invented during this day, this time. Pag tinignan nyo yung mga Webster dictionary, nilalagay naman doon kung kailan na kumpisang ginamit yung salitang ito at ano ang original meaning niya. Yung salitang nice actually means stupid. Yan. Pero ngayon, maganda yun. You're a nice person, no? Pero actually, etymologically speaking, nung ito'y na-invent ng salita, it means actually, ano eh, stupid and nice. Salitang nice, no? Okay, so mga ganun, no? Kaya, yung salitang magulang, yan. Magulang ka talaga, yan. Ibig sabihin ng magulang is manlalamang, yan. Okay, so sabi rito, today some might consider this words humiliating, but not so Sir Christopher. In his day, these words meant awesome, pleasing, and masterful. Magandang pagkakagawa. Without an understanding of what the words meant at the time they were used, we run at risk of misinterpreting and misunderstanding their original intent or original meaning by the author. Original intent of the author. Yeah. Ang tawag doon eh, we have to study the word synchronically. Pag sinabing synchronically, isi-synchronize mo yung meaning na word na ito sa panahon na kung kailan nila sinasalita ito. Kaya nga, minsan may nakipagtalo ako, sabi ganon, hindi na i-renew ang license ng isang pastor na wala pang charge. So, tinanong ko, what is the biblical meaning of charge? Yan. Okay, so, nagkaroon na talaga ng problema. Pero ngayon, hindi ko na uliulit yung tanong ngayon kasi namamarkahan lang ako. Pero tatoto lang, no? In what way we should define our theology, our belief, based on present understanding, or based on present dictionary, or based during the time it was first mentioned. Kaya may tinatawag na first mentioned interpretation. It is important to study the keywords of a passage. Yeah. Ano ba yung keywords ng passage na ito? Ano yung pinakamahalagang salita sa passage na ito? In doing so, we should seek the basic customary definition of the words in the original language. Yeah. So, kaya wala talaga eh.
Pastor Romil, talagang wala tayong magagawa. Talagang mag-aaral talaga kayo ng biblical language. Eh. Kaya nga, dito na maraming pumapalpak ng mga preacher. Okay? Kaya minsan, ewan ko, mukhang hindi na nagpo-post yung ano na yun. Eh. Lagi nagpo-post ng preaching yun. Eh. Nung nagkausap kami, sabi ko, alam mo, yung preaching mo may problema. Eh. So, sinabi ko sa kanya, ano ba yung problema? So, nagtanong ako sa kanya. Ito, bigla siyang parang natahimik. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo, Pastor, sobrang lakas lang ng sigaw mo eh. Pero napakahina sa katotohanan. Rinanga ko na lang siya. But I will never mention that name. Pero sikat siya eh. Diba? At siyempre maraming nakakadala siya eh. Dahil kasikato nga niya eh. Pero nung sinausap ko siya, parang bigla siyang tumiklop. Hindi naman sa pinapahiya ko siya. Kundi dalawa lang naman kami nag-usap. Okay. So simula nung sinabihan ko siya, medyo mukhang tinigil na yung pagpo-post sa Facebook ng kanyang mga preaching. Kaya nga ingat tayong lahat. Kasi remember, no? Sa totoo lang, nagkalat ng Marites ngayon. Lahat ng maling relihiyon, lahat ng maling turo, can be considered as produkto lang ito ng Marites. Produkto ng chismis. Kasi hindi naman mapapatunayan ang totoo. Okay? So, kaya nga kung tutuusin, ang tunay na hindi chismis ay yung totoong salita ng Diyos o totoong base sa katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Base sa tamang interpretation. Kaya lang, kumbaga sa ano, if we consider our church as the true church, therefore, we consider our doctrine, our preaching, as a factual or based on truth. Okay? So, kung totoong iglesia tayo, ano naman ang masasabi natin sa doktrina ng mga hindi nating kapananampalataya? Okay? Pwede natin masabi na produkto lang ito ng Marites. Okay? It is just a product of hearsay. It is a product of wrong interpretation. It is a product of false teaching. Okay? So kapag true church ka, we must possess actually the true teachings. The problem is, how can you establish true teachings? Okay? Ano yung proseso ng pag-establish ng truth, pag-establish ng facts? Kaya nga doon papasok ang trabaho ng mga apologists. Okay, yung trabaho ng apologetics. Kaya nga, hindi matapos-tapos ang tinatawag na controversy about Bible interpretation. Kasi kung tayo nag-aaral ng interpretation, meron din ang pinanggalingan ko reliyon na meron din sila pag-aaral ng hermeneutics or biblical interpretation. Kung tutusin, mabibigat pa ang mga ano na, talagang napakarami lang scholars. No? Okay, ganun din ang ibang ng religion, especially yung mga major religions sa buong mundo. Even Roman Catholics have their own biblical interpretations. Meron din sila. Kaya lang, problema nito is whose point of view is correct? Kasi kung tayo may hermeneutics, meron din sila siyempre, mga major, especially major religion of the world. Meron din sila interpretation. Okay? So, ang problema nito, who can prove that our understanding of the Bible? Kami nagkakatalo-talo sa tinatawag na word study, pag-aaralan ng word. Kaya nga meron tayong mga tinatawag na mga lexicons. Okay. Ano yung mga lexicons? Ito yung mga tinatawag na mga pag-aaral ng salita sa Hebrew at saka sa Greek. Kaya sinasabi ko nga dito na talagang hindi tayo makakaalis sa pag-aaral ng biblical language. If our hearts really intended to seek the truth,
wala talaga, mapasok pa rin tayo sa biblical language. But studying biblical language is not yet the final, or masasabi natin na ito na yung pinaka pinakahuli sa lahat, no? O pinaka final na sa lahat. Bakit? Kasi may word study rin yung ibang sekta ng Remember. Actually, yung ginagamit nga natin, especially sila David Bernard, wala tayong sariling lexicon. Wala din tayong sariling dictionary ng Greek at saka Hebrew. Actually, wala nga sa atin ang gumawa ng libro tungkol sa paano pag-aralan ng Greek at saka Hebrew. Lahat ito, hindi rambit. Okay? So, ito yung tinatawag na ang ginagamit mong mga aklat, even David Bernard will agree to me na maging ang kanyang ginagamit mga resources nga niya ay hindi solidly from one less Pentecostal na mga authors. Marami rin siyang kinunan. Mas marami ang author ng mga Trinitarians. Okay? So huwag kayong mag-discourage kasi ito yung realidad. We should not be discouraged by this reality. We have to face the reality na ito talaga. Kaya sabi nga sa inyo, those people or who among you here have bought, nakabili ng mga libro ni David Bernard, buksan ninyo yung sa kanyang bibliography, yung kanyang sources niya. Tingnan ninyo kung sino yung mga author. Anong sekta ng religion? Okay? This is reality. Hindi tayo pwedeng mag-inanakit. Kasi wala naman din sa atin, even here in the Philippines. Sino ba Hebrew? Sino? Kaya sabi ko nga doon sa aking tinuturuan, bukas mag-meet kami, mga professional sila, may katrabaho sa City Hall, may engineer din akong kausap doon na hindi natin ka-member, pero again, we have a meeting, second meeting namin tomorrow. Pero pinakita ko sa kanila na talagang napakahalaga talaga ng pag-aaral ng biblical hermeneutics o biblical interpretation. Okay? So ganun talaga. We have to face the reality. Okay. So sabi rito, it is important to study the keywords of a passage. In doing so, we should seek the basic customary definition. Pag sinabing customary definition, iba kasi yung nakalagay sa the dictionary, iba rin yung customary na definition. Halimbawa, yung salitang ang lakas ng dating mo, pare. Yan. Yung salitang pare, wala rin yung sa ano eh. Pilipino nang gumagamit ng salitang pare. Pero saan ba ginagamit yung pare? Magkumpare ba kayo? Dati ginagamit yung pare sa maging pagkumpare. Nagkaroon silang tinatawag na inaanak. Yan. Pareho silang nagninong doon sa ano. So, magkumpare yun. Pero ngayon, kahit hindi kayo magkumpare, nagtatawagan na rin ng pare. Minsan, dahil ikaw ay religious na tao, kahit hindi mo naman ka-brother sa pananampalata, tinatawag na brother-brother. Okay? So, pero ang kung titingnan natin ang dictionary, yung brother talagang sibling siya, magkapatid, kapatid na lalaki, yan, ganun. Kapatid talaga siya. Pero bakit natin tinatawag ng isang tao na brother? Kasi ay tinatawag tayong denotative. Ayan, denotative meaning, may sinabing denotative meaning galing sa Biblia. Meron din tayong tinatawag na customary. Sinabing customary meaning, nakaugalian na natin yun, na gano'n ang tawag natin sa mga tao. Okay? Sa mga, kahit hindi mo kapananampalata, tinatawag mong brother. Ayan. O kaya, kahit hindi mo naman professor, sinatawag mo niya sir. Ayan. So, kailan ba dapat gagamitin niya? Okay, so, paano nag-umpisa yan? Ayan. We should examine how the Bible itself defines and uses significant terms. Yun. We should examine how the Bible itself defines and uses significant terms. Halimbawa, salitang bless. Madalas pag sinabing blessing, actually,
ang salitang blessing, bigla tayong pupunta sa ano eh, sa dictionary ng English eh. Lahat ng mga bagay na may tinatanggap ka, okay, mula sa Diyos ay blessing yun. Pero biblically, hindi siya exclusive lang sa ganong meaning. Kasi biblically, yung salitang blessing can also be in somehow ay wala ka naman tinanggap. You did not receive anything. Kundi sabi nga noon, blessed are the poor. Blessed are those who are hungry today. So, may biblical meaning siya. May biblical basis siya. No? May biblical definition. So, yun dyan talaga, no? Yun dapat mangyari. At yun, anong mga dapat mong gamitin? Dapat meron kang theological dictionary, meron kang tinatawag na lexical lexicons, at meron kang Bible concordance. Okay. So who among you here? Sino sa inyo dito ang may Bible concordance? Meron ba sa inyo dito may aklat ng Bible Concordance? Yung Strong's Concordance o kaya yung pinatawag na yung Young's Concordance? Yan. Meron ba sa inyo dito? Okay, mapapansin niyo pag pinag-aralan niyo yung mga concordance, makikita niyo the same word sa English pero iba-iba ang Greek at saka Hebrew. Yan. Halimbawa, yung God. Pag tinignan mo sa Hebrew, hindi lahat ay isang word ang ninamit sa Hebrew. Pwedeng El, God ang translation. Pwedeng Elohim, God din ang translation. Pero pwedeng Eloah, God din siya. At saka yung Tzur. At masakit pa nito, yung salipos na ginagamit din naman talaga sa Bible na tinatawag ng mga Diyos-Diyos at Elohim din ang ginamit. See? At ganun din si Moses. Sabi ng Diyos kay Moses, you will be like God. Ikaw ay magiging katulad ng Elohim kapag kinausap mo si Aaron o si Pharaoh. No? So, ano bang kaibahan ng apat na yon na salita na yon? Pero iisa translation, God. No? Yan. Yung hangin at saka yung pneuma, yung hangin at saka yung spirit, sa Greek, iisa ang word. Okay? Nung nasalita si Nicodemo, paano ako makakapasok ulit sa sinapupunan ng aking nanay kung matanda na ako? Sabi ni Christ, malibang ikaw ay maging, unless you become, tawag doon, sa G5, unless you, I forgot, no? Malibang ikaw ay maging, yeah. Ikaw ay maging, you cannot enter. Okay, lagay. At yun, nakalimutan ko na. Unless you are born of water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. Kaya lang, kung titingnan natin, yung salita sa Greek, ang sabi ni Christ, ang tanong kasi ni Nicodemo, paano ako makakapasok ulit sa sinapupunan ng nanay ko kung ako ay matanda na? Ibig sabihin, yung kanyang, hindi siya particular talaga sa age niya, kundi sa age niya na yon, malaki na siya, siyempre. Paano siya makakapasok ulit sa sinapupunan? Ang sabi ni Christ, unless you are born of water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. Now, yung salitang water and spirit, yung spirit doon, pneuma. Okay. Pagkatapos biglang nagpaniwalag si Christ, yung hangin, hindi mo alam kung saan nanggagaling, hindi mo rin alam saan papunta. Ganon din ang bawat pinapanganak sa espiritu. Now, yung hangin na sinasabi niya doon, pneuma din sa Greek. Kung aayusin natin, kung yung hangin ay pneuma din sa Greek, ang problem, ginamit ng translation, is spirit. Now, ito. Kung gagawin na lang natin yung instead na spirit,
ay gawin nating hangin o kasi parehong pneuma, parang ito sagot ni Christ. Paano pa ako makakapasok, sabi ni Nicodemo, sa sinapupunan ng nanay ko, kung ako ay sa age ko na to, malaki na ako. Sabi ni Christ, baguhin lang natin ang translation, malibang ikaw ay pinanganak sa hangin at tubig, hindi ka makakapasok. Abay, logical nga naman. Kasi kahit anong liit yan, kung hangin yan, makakapasok yan. Yung nga lang na gulong mo, may maliit lang na butas eh. Magiging magpa-flat tire ka talaga. Bakit? Lalabas at lalabas yung hangin. Ganon din ng tubig. Basta may butas lang na maliit, kahit na isang needle lang yung butas, lalabas at lalabas ang tubig dyan. Kaya kung titingnan mo, okay, posible kayang yun ang sagot ni Christ sa tanong niya, na paano ba ako makakapasok muli kung ako ay sa edad ko na ito, malaki na siyempre. Parang gusto sabihin ni Christ, kung titingnan lang natin, ayusin lang natin yung translation, the same pneuma sa Greek, yung hangin at saka espiritu, parang sinabi ni Christ na abay, makakapasok ka, maliban na lang kung malibang maging hangin ka at saka maging tubig ka, ay talagang kahit anong liit niya ng sinapupunan nanay mo, pasok ka talaga dyan. See? Kaya lang, siyempre, nasanay na tayo doon sa word na yon. Ang problema, paano mo gagawan siya ng exegetical analysis? Pag sinabing exegetical analysis, how are you going to define yung word na ginamit ni Christ tungkol sa kanyang sagot? Theological ba o lexical? Yan. Ano yung theological at saka kaibahan ng theological at saka lexical? Kasi tayo, sa lexical, ito yung meaning natin. Halimbawa, yung tinatawag na giver. Sa lexical, ito yung meaning talaga ng na mapagbigay. Pero sa theology natin, pag sinabing giver, may kinalaman yun saan? Sa tithes. Yan. And offerings. Yan, yung receive, naka-receive na ba yan? Okay? Yung salita naka-receive, alam naman natin ang meaning nyo sa lexical, sa ordinary sense, na ibig sabihin na recipient, may tinatanggap. Yan. Pero theological meaning ay it pertains to the receiving of the Holy Spirit. Okay? So, iba kasi yung theological sa lexical. Okay? So, yun ang kaibahan. Kaya lang, hindi na-orient tayo dyan ng gusto. Kaya kung tutusin, meron tayo dito mga dictionary sa bahay. Makikita nyo, Theological Dictionary of the New Testament. Yeah. Ilang volumes yun? 10 volumes yata yung libro ko dito. Theological Dictionary. Sibang Theological Dictionary, ito yung word sa Greek, pero anong meaning nila sa theology nila? Yan. Yeah. So, ganon din, iba naman na yung sinasabing lexical meaning. Ito yung talagang meaning niya lang sa ordinary way, sa pwedeng ginagamit sa secular. Yun. Okay? So yun ang dapat nating tandaan dito sa kaibahan nito. Kaya nga makakabili kayo ng lexicons, makakabili kayo ng theological. Okay? Meron ba ng taas ng kamay? Okay. Mark King, ano ang concern mo? Mark King? Anong concern mo? Parang nawala si Mark King. Ha? Okay, Mark King, ano ang concern mo? Good evening po, Pastor. Good evening. Apo. Yung patungkol po sa ano sa yung sa word study kasi gaya yung sinasabi niyo po na theological tsaka lexical. So, meron po kasi akong yung patungkol po dun sa sinasabi ni Paul na thorn in the flesh. Ano po okay. Ano po ba yun? Parang ano po ba yun na theological niya po ba yun or yung word po ba na ginamit niya sa theological or lexical? Okay.
since kinikwento niya dito yung kinalaman, si Satan sa pagkakaroon niya thorn of the flesh, tapos nanalangin siya. So mas lamang doon yung tinatawag na theological siya. Okay. Kaya kaminsan, bagamat hindi niya in-specify kung ano yung thorn in the flesh niya, may nagsasabing malabo daw yung mata niya, o kaya meron siyang dinadalang sakit, ayan. Oh, okay, na hindi naman niya in-specify, no? Kaya dumarating tuloy tayo na pagbibigay ng theological meaning na ang tao ay talagang pinapahintulutan din ng Diyos na magkaroon siya ng thorn on the flesh, whatever it is. Ano ba yung mga thorn on the flesh mo? Pwedeng kahirapan, pwedeng may sakit ka, pwedeng may pinagdadaan ng kasabuhay, gano'n. Mga thorn on the flesh yan. Okay? That could be dahil si Pablo ay nagdadasal nga raw siya at siya ay nagsasalita na may related sa Diyos, kaya mas lamang na lamang doon ng theological doon. Okay? Kaya lang, ang mga lexicons ngayon ay walang dictionary for phrases. Kasi phrase yun, hindi siya mismong exact, isang word lang eh. Thorn in the flesh. So that is a phrase. Ang problema, walang ganong klaseng dictionary na magbibigyan ng meaning ng mga phrases. Ang nangyayari lang yan ay ito halimbawa yung thorn o tinik. Tapos, gagawin ng dictionary ng mga lexicon sa limbawa, iba't ibang gamit ng salitang tinik sa Biblia at saka sa tinatawag na sa secular. Yan. So, meron dito yan. Makakapal nga lang yung dictionary ni Sojates saka yung word study ng dalawang volumes yun, lexical. Meron din yung theological, 4 volumes yung Theological Dictionary of the New Testament. Okay. Ito isang volume lang yan. Mga 10 volumes yan. Ganyan kakapal. Ang tawag dito is Theological Dictionary of the New Testament. Sa New Testament lang to, 10 ganito ang Theological Dictionary. Tapos meron tayong 4 na ganito. Dictionary of New Testament Theology. Yan. Theology. So, dami nito. So, kaya lang, yung mga ganitong dictionary, nakasulat kasi yung mga specific word sa Greek. Tapos ibibigay niya yung meaning. Okay, ay example. Yung salitang name, sa Greek is onoma. Translation is name. Onomazo means to call. Okay, eponomazo. Okay, this is called by a name. Okay, pseudonymous, bearing a false name, no? Onoma, derived from Indo-Germanic nomen, means name. And then, meron siyang tinatawag na, yung paano ito ginamit sa Septuagint. Anong word dito sa Hebrew?
yung Shem, this is an ibig sabihin a name 770 times in the Old Testament and in Greek. Unoma is 1,000 times ginamit sa Septuagint. Paano ginamit ng mga Israelites? Ito, nandito. Apat na volume sa lahat ito. Ito, yan. Kaya nga ano eh, sa totoo lang, wala eh. Sorry na lang, pero kasama sa dinidiscuss ito ni David Bernard eh. Hello, Prof. Hello. Hello, Prof. Hello, hello, Myra. Opo, pinapatanong po ni Brother Arnel kung ano po daw yung title ng dictionary. Ayun na, yung Theological Dictionary of the New Testament, Dictionary of New Testament Theology, at meron four pa... Four volumes. Huh? Four volumes yun. Yung sa... Four volumes daw yun. Oh, TDNT, Theological Dictionary of the New Testament is mga 10 volumes. Dictionary. Sino po author ng Prof? The New Testament. Ay, ibang author noon. Pagkatapos ito, the Hebrew and Aramaic Lexicon of the Lexicon. Old Testament. Lexicon naman to. Apo. Yeah. Okay, iba na ba? Aramaic, Hebrew. Eh, yung isa doon, yung sa Greek to English. Thank you po. Ito, Theological Lexicon, Theological na Lexicon pa of the Old Testament. Volume 1 pa lang to. Eh, nasa volume 36 to. Ito. Ang dami nito. So nasa more than 20, ganun. Hindi pa nabilang lahat pero marami. Kaya nga, kaya yung mga kasamahan ko dati sa dati kong relayon, nangihinayang at nawala ako sa kanila. Bakit? Kasi ako lang kinukuna nila ng libro. Ako lang yung maraming collections na libro na pinabayaan noong araw nung mga pastors namin noong araw. Kahit ngayon, no, mapapansin niyo yung at maging ating library sa ano, sa ating Bible school natin. Kulang na kulang. Kasi yun na nga, wala nang pag-aaral ng biblical language, no? Pero wala tayong magagawa. Sabi nga ni David Bernard, part 'yan ng ating interpretation. And we should be, kaya nga tinatawag na historical grammatical method of interpretation. Bakit? Pinapag-aralan natin ang history, pinag-aaralan natin yung tinatawag na grammar. Okay? Okay, so... Okay. Okay, sabi rito, we determine the meaning of a word by its use in original language of scripture at that time. Okay? So, synchronic yun. Sabihin, we have to determine yung meaning ng word na yun, hindi sa Webster Dictionary natin, kundi how it is defined sa panahon nila. Yun. Kaya nga kailangan natin itong mga lexicons na ito. Kailangan natin itong mga theological dictionaries na ito. No? Kailangan malaman natin ang meaning nila nung panahon nila, hindi yung panahon natin. Kaya nga kita nyo, nung araw, panahon ng biblical times, pag sinabing you are a martyr, martureo sa Greek is actually you are a witness. Nung panahon ng Kasila, yung salitang martyr, patay na. May pinaglalabang prinsipyo, tinatawag na siyang martyr. Pero during the New Testament times, hindi sila tinatawag ng mga patay na. Mga buhay pa yun. May pinaglalabang prinsipyo. Okay, hanggang sa pinarurusahan sila, yeah, they become martyrs. No? Pero sa New Testament, sa modern times, yung salitang martyr, applicable na rin yun sa ano, sa nagpapagbubog na asawa. So, binatawag na rin ng martyr yun. Pero never na ginamit yung nagpapabugbog sa asawa na martyr sa biblical times. No? Ganun din sa bless. Sa modern times, salitang bless, biglang lumawak ang kahulugan. Bakit?
Eh, ngayon, sasabihin natin sa mga apo natin, oh, mag-bless ka sa tatay mo, mag-bless ka sa lolo mo. Eh, never na ginamit yung salitang bless, yung pagmamano ng kamay, never na ginamit yun sa biblical times sa pagmamano. So, hindi dapat ganun mauwi ang ating interpretation sa Bible pagkatapos ang lakas pa ng sigaw mo mag-bless. Okay? Dapat mas malakas yung sigaw ng katotohanan kaysa yung sigaw ng kamalian. Okay, instead of consulting, yan, sabi rito, instead of consulting an English dictionary, yan, to ascertain the meaning of a word in translation, it is better to study the meaning of the original word in Hebrew or Aramaic, yung pinakita ko kanina, a lexicon for Hebrew and Aramaic. And concordances are available for this purpose. Yan, concordance yun, okay? So mahalaga yung concordance para makita nyo, lalo na kung ang concordance ninyo is yung mas madali ninyong malaman, yung Young's Analytical Concordance. Sana meron kayo noon. Kasi makikita nyo doon, ito yung word sa English, pero itong iba't ibang word sa Hebrew at sa Greek. Yan siya. Yung kautusan, hindi laging law, hindi laging nomos ang ano, ang Greek noon. Okay? Dali. Prof, hello po, Prof. Okay, sige. Prof, may nakita po ako rito. Itong lexicon and dictionary English based. Ito po ba yung sinasabi niyo kanina, New International Dictionary of New Testament Theology, 4 volumes, Colin Brown ED. Oh, yan, yan, yan. Kasi Colin Brown. Oo. May nakita tapos, ka. Maganda rin po magkaroon itong Vine's Expository Dictionary of Old and New Testament kay Vine Thomas Nelson 1996. Oh, yan ang mga ginagamit ng UPC. Marami nang gumagamit niyan pero kulang-kulang siya. Iba talaga yun. Kulang-kulang siya, oo. Nakakatulong din yan, tinatawag na sa preliminaries, nakakatulong din. Actually, si Pastor Romil, meron yan eh. Yung kay Vines, Old and New Testament, Vines yan eh, Vines Expository, meaning ng Old and New Testament. Maganda yan. Ito pong Sonderban Expository Dictionary kay Lawrence O. Richard, itong Sonderban. O, maganda rin yan. Pero ang payo ko sa inyo lahat, since nandito na tayo, kahit man lang yung kay Vines muna, sana mayroon kayong lahat yung kay Vines. Pero kung tutuusin, pag naglalaban na tayo tungkol sa doktrina, inaayos na natin yung mga doctrinal issues, hindi pwedeng kay Vines lang ang hawak mo. Kasi ang expository dictionary ni Vines kasi, magagamit lang yan sa mga preaching. Okay, kaya tinawag na expository. Pero pag nagsosolve na kayo ng mga doctrinal, yan. Sabi, yung sinasabi nga ni David Bernard, kailan meron ka mga theological dictionary ng Hebrew at saka Aramaic, at saka yung Greek dapat, tapos meron kang concordance. This is a sample of analytical concordance to the Holy Bible. Ayan. So halimbawa, tingnan ko yung man lang ha. Ang Hebrew noon is, alam niyo ba yung salitang Adam? Napakaraming Adam, makala niyo sa Genesis lang nabanggit si Adam. Halos lahat ng salitang man sa Hebrew, pag tinignan mo sa Greek ay sa Hebrew. Halos lahat ng salitang man doon sa Old Testament. Napakaraming man doon pero ang original word na is Adam. Okay. Okay, so man is ayan, Adam. Ilang beses ginamit yung Adam? Bilang man, no? So dito makikita ninyo dito sa likod ng ano na ito. Ito hindi na ito pinapasero, so dapat bumili kayo. Okay.
Anong libro po yan, Prof, yung tinitingnan niya po? Analytical lexicon ni ano ni la Young's analytical lexicon. Ba A W. Dali ha. A W. Yan. A W. Aha. Napakaraming beses yung ginamit talaga as Adam, yung man talaga, no? Frequent. Minsan, translate as another, one time. Low, yung mababa, one time. Man of low degree, one time din. Okay, person, eight times. Yeah. So, ang ano nito is sana kung magkaroon tayo ng tinatawag na another face-to-face, ituturo kung paano gamitin itong mga lexicons na ito at saka itong mga concordance. Pero for the meantime, Pastor Romil, meron kang ano, no? Kayong kay Vines, di ba? Pastor Romil? Meron kayong kay Vines, di ba? Ay, sorry. Medyo, ito po yung kulay blue ng hawak ko. Yung kulay blue, hindi ba green yun? Kulay green actually yun. Yung kay Vines? Vines Expository Dictionary. Kulay green yun. Opo. Yung green, ano, lexical aids for New Testament. Ito kasi, itong ano, Old and New Testament na to. Ay, Vines, ito. Ako itong copy lang itong hawak ko, sir. A complete expository dictionary of Old and New Testament words with topical index. Wala ka nito? Expository dictionary of the Old and New Testament natin kay Vines. O, yun naman. Parang... Old and New Testament. Opo. Old and New Testament. Ayun na nga, yung sinasabi ko. Iba lang ang cover. So, kasi mas latest kasi to. And then with, ano, naka-key siya kay, ano, kay Strong's Concordance. Naka-key. Yan. Ito yung ano ko. Okay. Ito, sa aking kulay green. Copyright niya is ang copyright niya is ano? Mm-hmm. 1996 siya. Hello, Prof. Yan po bang mga books na dictionary na yan po is available pa po ba sa PBS, sa Philippine Bible Society? Wala na kasi simula nung nagtaas ang dollar, sobrang tumaas ang dollar. Nabili ko pa ito, mababa pa yung mga dollar noon eh. Pero yung iba dito, talagang kahit na mahal siya, binili ko. Kasi kailangan, meron nga dito, dalawang libro lang, nasa 3,000 dalawa eh. 3,000 yun, mahigit pa. So, alam nyo kung bakit wala na nag-i-import ng mga ganitong klaseng libro. Kasi dahil hindi nga nila alam gamitin, walang bumibili. Yun ang problema niyan. Kung wala na bumibili, natutulog lang yung puhon na nila lahat dyan. Kaya nangyari tuloy, ang binibenta lang ngayon sa Philippine Christian Bookstores, yung theology, interpretation, mga ganun lang. Pero yung mga word study sa mga ganito, mga tinatawag na interlinear, wala na yun. Yung lang Tagalog at saka yung Tagalog Greek interlinear eh. Opo. Ang tagal nang hindi nag-publish sa Bible Society. Pabuti, nakabili pa ako. Yan. Ibig sabihin po, Prof, pag mag-place ng order ngayon po is sa ano na, overseas na, sa abroad. Overseas na, sa abroad na, oo.
Kasi yun ang problema namin, yung publishing company or sino mang ano, bookstore. Oo. Ganun mangyayari. Hindi ko lang alam kung magkano yung ano, yung shipping, no? Yung opo. Pag-deliver, no? Opo. Now, kaya ang ginagawa na lang ng iba para sigurado magkaroon sila ng ma-markup talaga yon. Parang bumili ka sa Lazada, imbis na doon na ka lang kumain, pinalapunta pa sa, pinaanong pa sa Lazada, eh, may patong ngayon agad. Okay. Opo. So, ang ginagawa ko na lang is kung sino man nangangailangan ng ganitong libro, pinapapotocopy ko na lang. Tapos, inaayos ko lang lahat ng mga cover. Parang nasa ganun eh. Una-una, hindi mo alam kung kailan darating galing sa abroad. Yan, ang nangyayari. At kung may available ba, yan ang mga nangyayari. Okay. Hindi ka tulad dito kay ano, kay Ramon, kay Pastor Ramon, alam ko nasa abroad ka eh. Kaya palagi mas madali mong mahanap yan dyan sa abroad eh, Pastor Ramon. Ano po yun, Prof? Di ba nasa abroad ka naman? Netherlands ka ba? Meron po. Di ba mas madali makahanap ng mga important na libro dyan? Ano po? Meron po akong mga source file na ano, pinupuntahan mga na hindi na bumibili. Okay. Mga ano po, mga alam ko 'yun, alam ko 'yun, no. Bigla sabihin na marami dito kasi is yung iba kasi meron kang maganda, meron kang e-book, maganda yung meron kang tinatawag na hard copies. Kasi sa mag-download kung mahina po ang internet eh. Oo, yun pa, no? Kaya nga, inaano ko nga dito na time will come kasi alam nyo yung computer, wag nyo asahan na habang buhay na mapapakinabangan niya. Pag nagkagyera, lahat ng mga communications, lahat ng means sa mga internet na yan, mawawala lahat. Kaya nga, hanapin ko po itong lexicon na to sa source file itong mga ano. Kasi tinignan ko po sa Amazon, almost 200 euros po eh. $200 po ito pagka kinuha niyo yung 4 volume. Oo, gawa lang kayo sa akin. Pero siyempre, wag niyong biglain. Basta nandito lang naman yung libro na ito. At saka alam niyo yung tinirahan kong libro dito, alam ni Pastor Romilian, yung tinirahan kong bahay dito, talagang made of ano, cement talaga, concrete. Hindi ako umuupa ng bahay na dikahoy. Kasi pag nagkasumagan, wala talaga mayayari. Ubus lahat. Ang kalaban ko lang dito, lindol. Pero kahit pa paano, hindi naman niya kayang wasakin lahat ng libro ng lindol. Okay. So ito, mga binili ko lahat ito. Panahon ng may pera pa ako noon. Sinasamantala ko talaga. Okay, let's go back to our study, ano? Sabi niya, various dictionaries, lexicons, and concordances are available for this purpose. See the appendix. Yung appendix ng ano na itong aklat na ito. A lexicon lists the word in the original language and provides the meaning in English. Ayan. One way to understand a word is to study its origin or derivation or etymology. Pag sinabing derivation, okay. Parang sila yung origin of word at saka yung derivation. Ano ba yon? Halimbawa, ano bang salitang ugat ng maganda? Diba? Ang salitang ugat ng maganda is ganda. Diba? Anong mga derivation siyan? Siyempre, mula doon sa salitang ugat na, na ganda, maraming na-derive na mga words. Halimbawa, from the word ganda, nagawa yung salitang nagpapaganda, pinapaganda, nagaganda-gandahan, umaganda. Yan. Maraming mga derivations ng words. Pero galing sa salitang ugat na ganda. Okay? So, ganun din. Loob. Yan, loob. Maraming na-derive na salitang sama ng loob, mabuting kalooban, kaloob-looban, niloloob. Yan. Masamang loob. Yan. Yan. From the root word, loob. Yan. Ang tawag doon, mga derivations. No? Okay? So one way to understand a word is to study its origin or derivation
etymology. However, we must remember that word meanings change over time. Ayan. Sabi ni David Bernard, lagi nating tatandaan na ang meaning ng isang salita pwedeng magbago habang lumilipas ang panahon. Ayan. Okay, so nung araw pag sinabing cool, eh malamig lang. Eh ngayon pag naganda sinabi mo cool. Ayan. Okay? So never na ginamit mo mga 60s, 70s, 80s. Ayan. Okay? Yung lol sa internet. Kala ko minumura ako nung araw ng salitang lol, yung pala laughing out loud pala yon. Okay? Kala ko parang kala ko tinawag akong ulol. Ayun pala bagong words 'yon, no? Na inimbento nila, no? So, may mga salitang jowa. Okay? So, kailan lang 'yan, no? Na never na ginamit. Pag mahigpit at siloso kang lalaki, ang tawag sa inong araw Jaworski. Ayun. Although basketball player si Jaworski, pero pagka mahigpit ka magbantay sa iyong girlfriend or boyfriend, tinatawag kang Jaworski nung araw. Ayan. Okay, so nagbabago ang meaning at saka nag-iimbento ng mga bagong meaning o bagong words sa modern times. Okay, so yun siya. However, we must remember that word meanings change over time. Thus, while etymology can provide some insights, okay, we must study the meaning of the word at the time it was used. Hindi pwedeng laging etymology na lang. Okay, yung salitang mabait. Etymologically speaking, salitang mabait ay ibig sabihin nun, may isip. From the word may bait, naging mabait. Yan. He is a good person, mabait na tao. Yan. Pero actually, pag sinabing nasiraan ka ng bait, yan, nawalan ng bait, o kaya walang bait yan, eh, may problema sa isip yon. Okay? Pero may bait yan. Yan. Ibig sabihin noon ay may isip yan. Gumagamit ang tamang desisyon. Pero ngayon, iba na yung salitang bait, no? Okay. Some Greek prop words. Nagbabait-baitan, prop. Ha? Na nagbabait-baitan po. Ayan, nagbabait-baitan. Ayan. Eh yun naman, sa modern times, nagbabait-baitan na hindi naman isip ang pinag-uusapan doon, kundi yung nagkukunwari na mahinahon, yan. Nagkukunwari okay siya, yan. Okay, Pastor Mel, anong masasabi mo, Mel? Naka-silent ka, Mel. Naka-mute ka. Buksan mo ang iyong mic. Pastor Mel? Mm-hmm. Hello po. Hello po. Narinig na okay. Narinig dito, na kita. Dito po, yung mabait, daga. Oy, hindi pa. Nagdagdag meaning na naman sa panibagong panahon natin. Never na nung araw tinawag na mabait ang daga. Kasi bakit? Paano nag-umpisa yung tinawag na mabait yung daga? Kasi pagka tinawag mo raw na salbayan daga, lalo daw niyang kutkutin yung mga gamit mo. Kaya tinatawag nilang mabait kasi para hindi kinukutkut yung mga gamit mo. Okay, biro mo na in-apply na rin yung salitang mabait sa daga na hindi na, never na ginamit yung araw na mabait. Okay, so sabi nga ni David Bernard, lagi nating isipin na ang mga salita ay nagbabago. May mga nagpagbabago habang lumilipas ang panahon. Ang tawag doon is, kanina ay synchronic meaning. Ang tawag naman sa pagbabago na meaning as time passes through, ang tawag naman doon diachronic meaning. Yan. Diachronic meaning. Okay? Mm-hmm. Yan. Ito. Kaya nga, may problema yung nagsasalitang Holy Ghost explosion. Ito. Some Greek words have subsequently found their way into English.
Kasi may mga word kasi sa Greek word na inadopt na rin sa English. Halimbawa, yung actually yung ang heart, ano ang heart sa Greek? Cardia. Yan, cardia. Ngayon para hindi nakakatakot yung ano, nakakatakot yung sakit mo, anong kinamatay niya? Cardiac arrest. Cardiac arrest. Yung salitang arrest nga, ano yung inaresto? Yan. Cardiac arrest, inatake sa puso. Okay. Yan. Yung luga. Ang pangit naman, may sakit sa luga. Gumagamit sila ng foreign word, let's say Greek, halimbawa yan, otitis. Kapag sinabing may otitis ang tenga mo, luga yon, para hindi masakit pakinggan. Pero gumagamit sila ng mga Greek word na na-adapt na rin sa English. Yan. Yan. Okay, so yung cardia is heart yun. Yan. Some Greek words have subsequently found their way into English. But it is a mistake to assume that the modern English word has the same meaning as it is in Greek word. Yan. Greek word. Maliwanag. Sabi niya, but it is a mistake. Isang pagkakamali. Ang i-assume mo yung modern English word ay pareho ang meaning niya sa Greek root. Halimbawa, sabi nga niya, yung dynamite comes from dunamis, which means power. But we cannot say that it in Acts chapter 1 verse 8. Kaya bakit nagkaroon tayo? Saan ba nanggaling yung Holy Ghost explosion? Bakit gumamit tayo sa salitang explosion? Kasi kinoconnect natin yung salitang dunamis sa dynamite na ang ibig sabihin sa modern times, sumasabog yung dynamite eh. Pero kailan lang ba na-invento yung sumasabog na dynamite? Wala pa sa panahon nila Christ. Wala pang dynamite ng panahon ni Christ. Power lang ang ibig sabihin noon. Pero hindi siya explosive. You see? Eh nakapasok ngayon yung sa modern English yung salitang dynamite kasi itong si Nobel, yung nag-invento ng Nobel Prize, siya ang actually nag-invento ng dinamita. Inadapt niya lang yung Greek word na dinamita kasi naka-invento siya ng pasabog, explosive. But remember, the word dunamis or dynamite sa Greek word never na sumasabog, kundi power siya, kapangyarihan, lakas. Yan. Okay? So the word dynamite comes from dunamis, which means power. But we cannot say that Jesus promised to give us dynamite in Acts chapter 1 verse 8. Okay? So, explosion. Bakit may ganun? Kinonect nila yung Holy Ghost explosion. Kasi yung Holy Ghost na pinangako sa chapter 1 verse 8, gumamit si Christ ng ano, you will receive dynamite. Receive power when the Holy Spirit comes. Kaya nung dumating Holy Spirit, sumabog. Okay, so mapapansin ninyo ha, so hindi lang ako nagpapaliwanag yan, talagang pinaliwanag din ni David Bernard. So sabi ko nga eh, are we using right words, salitang Holy Ghost explosion? Hindi ba mas dapat na Holy Ghost, the power of the Holy Ghost? Okay. Kasi pag sumabog, wala na eh. Wala na, ano yun eh. Pag pumutok na yun, ibig sabihin, umpisa na ng pagkawala ng power. Halimbawa, sumabog yung Chernobyl, yung source ng electrical power ng ano, ng kuryente. Sumabog yun because of the, yung tinatawag na radioactive. Sumabog. Eh, tinawala sila ng kuryente. Sumabog yun. Okay. The word hilarity comes from hilaros. Mel Hilario, ha? Dito yes, po. Yes. Apelido. Happy po yan. The word hilarity, happy, which means merry, and by extension, prompt or willing. Yan. This word appears in 2 Corinthians 9:7. God loves a cheerful giver.
But we can say that a better translation, God's love sa Hilarious Giver. Iba kasi yung Hilarious eh. Yung mapagpatawa. Yung comedy. Hilarious laughter. Yan. So, hindi siya masaya, hindi lang siya masaya, kundi yung parang katawa-tawa. So, parang pag ginamit natin salitang hilarious, from the Greek word, hilari. Yan, hilari. Eh, at sinundan natin yung salitang hilarious sa ngayon, mukhang hindi magandang pakinggan eh. Mahal ng Diyos ang ano, katawa-tawang nagbibigay. So such comparison can provide insight to English speaker, but they cannot substitute for a careful definition of the Greek words. So ano talaga ang meaning nito during that time? Yung word na ito. Okay? A good way to understand the meaning of a word is through comparative study. Okay, so ito pa. Para maintindihan mo ng gusto yung ano, yung word na ito, ay huwag kang magtumutok lang sa tinatawag na King James Version. Okay. So dapat kailangan mo ng comparative study. Halimbawa, it is profitable to study how a particular author used a certain word in other passages or books, and also how the word is used elsewhere in scripture. Yan. So ibig sabihin noon ay paano ginamit itong word na ito sa ibang mga talata para malakita mo yung ang tawag doon actually sa semantic range. Semantic range. Halimbawa, yung salitang set. Pag tininan mo ang mathematics, pag sinabing set, ito yung grupo na pinagsama-sama. Set, yan. Pero pag tinignan mo sa track and field, sa karera, ready, set, go. So, paghahanda na yun para tumakbo, yan. Okay, sala, set. Yun, yan. Mindset, yan. Set ng utak. So, ang daming meaning. Ang tawag doon, bagamat isang word lang ginamit, set nito, pero paano siya ginamit sa iba't ibang mga talata? Okay? So, ang tawag doon ay semantic range. So, hindi mo pwedeng ilimit lang siya sa isang meaning. Kaya nga yung aking estudyante, nag-aaral kami ng syntactical analysis ng Greek at saka tapos na siya. Ngayon naman, pinag-aaral namin na Old Testament syntax, yan. Hebrew syntax, yan. Pag sinabing syntax ay hindi siya pwedeng ilimit lang sa isang meaning, kundi paano siya ginamit sa isang sentence o sa isang pangungusap. Okay? Syntactical analysis. Kapag nag-aral ka ng biblical language, sa Greek ay pinatawag na Greek 3 na yon, third level ng Greek. Sa Hebrew is third level ng Hebrew. Yung fourth level ng Hebrew is at saka Greek is tinatawag na exegetical. Nag-exegete ka na. Okay? So ngayon, pinag-aaralan pa lang natin kung tutusin. It's parang grammar pa lang. Ito yung word niya lang. Pero sa syntax, paano ang function nito sa sentence? Pagdating sa exegetical analysis, paano siya ginamit at ang kahulugan nito sa sentence na ginamit. Okay? So yun siya. So, kaya nga, gagamit tayo ng comparative study. Pag sinabi comparative study, paano ito ginamit yung salitang ito sa iba't ibang mga talata sa Biblia? Yung salitang blessing ba sa Old Testament is the same meaning ng blessing sa New Testament? Ay, may pagkakaiba na yan. Okay? May somehow, may mga tinatawag tayong mga, ano ba yun? Hindi allusions eh. Alimutan ko tuloy word na yun na magamat magkamukha pero kahit pa paano yung isa doon may kaunting kaiba. Yan. Yeah. Nuances, ang tawag na nuances. Yeah.
Concordances are helpful for this purpose. Yan. Sana maturuan kayo kung paano gumamit ng concordance. Nasayang nga eh, may alam ko may nag ano sa Bible school natin eh, may nag-sponsor yata ang Amerikano na namigay sila ng mga concordance sa mga pastors. Kaya lang, hindi nila alam gamitin ko paano gamitin. Nila alam ko paano gagamitin concordances. Kaya hanggang ngayon hindi na binubuklat kasi hindi nga nila alam gamitin. Sabi ko, ibenta nyo lang sa mga estudyante nung tinuturuan ko. Ayaw naman nila. Okay. Paso, Brother ano, Making. Brother Making. Making. Kung sabi mo si Pastor, ano, nandiyan ka ba, Making? Kung sabi mo si Pastor Rodalimit, kung sabi mo si Rodalimit, pwedeng bilhin mo na lang sa yung concordance niya. Pastor Rodalimit, kung sabi mo, kung pwedeng bilhin mo na lang yung concordance na sa kanya, hindi niya ginagamit eh. Sayang eh, para maturuan kita kung paano gamitin yun. Okay, aha. Concordances. Concordances are helpful for this purpose. We can study, also study synonyms in scriptures. Such as praises, kingdom of heaven, saka kingdom of God. Synonyms yan. We can expand the study further by considering the use of the word in secular sources. Yan. Kaya yung Greek na ito, pwedeng, kaya yung mga nag-aaral ng Greek, lalo na yung mga pag nagta-translate, hindi nila alam ang meaning ito sa Greek. So, nag-study rin sila ng mga extra-biblical sources. Yung wala sa Biblia, pero contemporary nung panahon nila na ginagamit ito. At tulad nila Homer, yan. Nila yung mga Greek writers noong araw na hindi naman sumusulat sa Biblia pero ginagamit itong mga word nito. Okay? So we can expand the study further by considering the use of the word in secular sources contemporary with the Bible. Similar words in related ancient languages and rendering of the word in ancient translations. Okay, kung paano ito translate sa ibang lingwahe, let's say, yung Hebrew na ito, paano ito translate sa Greek sa magitan ng Septuagint, ayan. Kaya dapat may Septuagint din kayo na ano, para makita ninyo, bagamat Greek ang Septuagint, para makita ninyo kung paano ito ginamit sa Old Testament na ginagamit din sa New Testament. Magkakaroon comparative study. Yan. Ito naman yung tinatawag na cultural connotations of a word are important. Ano yung cultural connotations? Okay. Pag sinabing cultural connotations, katulad nga ng sinasabi ko madalas na ang mag-asawa ay meron silang kultura ng pag-uusap nila kahit marinig nyo pa yung Tagalog nila. Pero they have their own culture sa kanilang pag-uusap. Yan. Ang bawat relationship may tinatawag tayong cultural meaning niya, which also cultural connotations. Yun ang ibig niya sabihin. Halimbawa, sabi ko sa miss ko, siguraduhin bukas sa ano tayo, personal tayo bukas, ha? Okay. So, kahit marinig niyo pa yung salitang personal, hanapin niyo pa sa lahat ng dictionary, hindi niyo maintindihan. Kasi cultural yun. Kami lang nakakaintindihan noon. O, sabi ko sa mga anak ko, mga anak, pagtulog na si mama mo, tatakas tayo. Bakit tatakas? Ba't gumamit ang salitang tatakas? Ano ba tatakasan? Ayan. Okay, so, kami lang nakakaintindihan noon. Kaya tatawa sila, kayo hindi nyo naintindihan. Ganon din sa inyong mga asawa. Meron kayong sariling pag-uusap na kahit marinig ng iba, kahit Tagalog pa yan, kayong dalawa na ang nagkakaintindihan. That is cultural connotations.
of a word are important. Not just the dictionary definition. Kaya sabi nga, pag sinabing cultural connotations na ito, eh, kayong dalawa lang, o kayong grupo lang nakakaintindihan noon. Okay. Bimbawa, nabasa niyo yung text ng kaibigan ko. Pastor Joe, pwede ka na ba bukas ng alauna? Ganun lang, ganun lang ang sinabi. Pwede ka ba bukas ng alauna? Eh, wala naman kayong alam sa grupo ko, hindi nyo alam kung anong usapan namin ng alauna. Dating gawi, alam na namin yun kung saan kami magkikita. Dating sistema, alam na namin yun kasi cultural connotations yun. Sa Bible, tandaan nyo, maraming cultural connotations. Kaya hindi basta-basta naiintindihan yung Bible. Bakit? Kasi sabi nga, yung culture of expressions, culture of conveying their words, their actions, ano yun? We have to study their culture. Hindi lang culture ng buong Israel, culture din ng isang family, culture ng isang society, yan. Iba't ibang culture. Ang tawag doon is studying social sciences. Okay? So tayo rin, meron tayong sarili na tinatawag na ang ating denomination, may sarili rin tayong culture. Pag sinabi mong common apostolic, bakit nagkakaiyakan? Yan. Bakit ang ending nito lagi may iyakan? Ano to? Dahil ba talagang nakakaiyak o something na inaano yung damdamin, no? Parang kinukuha yung damdamin para sa pag-iyak niya, feel niya nandiyan sa kanya ang Diyos. Okay? So for instance, the Greek word oikos is translated as home, house, or household. Sa Greek word, ha? In modern America, this word generally refers to the immediate family. Yung kamag-anak lang, immediate family, halimbawa kapatid, magulang, biyanan, yan. Immediate family, hindi yung pinsang makalawa, pinsang makatlo, wala na yon, hindi nakasama yon. Kaya sa Amerika daw, pag sinabing home, house, or household, sa modern America, this word generally refer to immediate family. But in first century Mediterranean world, oikos referred to the extended family. Yan. Including various relatives and household servants or slaves. So kasama na lahat yun. Kaya when Cornelius' household was converted, the number included relatives and close friends. Yan. So hindi lang yung buong pamilya niya, kundi pag sinabing household, pati mga katulong niya. Kung sino man yung mga, basta nakatira doon sa silong ng kanyang bahay. Kaibigan man yan, basta nakatira doon. Di katulad pag sa modern America, pag sinabing household, ibig sabihin, member lang siya ng immediate family. So nakita ninyo? So gaano kalawak yung nabaptize nung nagpunta si Peter sa Acts chapter 10? Gaano kalawak yung household ba yun? So, hindi lang siya pamilya. Okay? The meaning of a word is not certain in abstract. Ayan. Ang problema pa. Paano kung abstract word ang ginamit? Let's say, yung love. Abstract yan. Hindi mo nahihipo. Hindi nakikita ng mata mo. Okay? Yung sakit ng ngipin, hindi mo nakikita. Yung sakit ng nararamdaman mo na. Pero ibang tao, pag sinabing masakit ang ngipin ko, hindi na alam yung sakit ng ngipin mo. Especially kung wala naman silang ngipin. Okay? Ganon din yung lasa. Pag tinanong, anong lasa mo yan? Anong lasa mo? Palasa mo? Masarap. Anong lasa? Bakit masarap? Anong lasa? So gagamit ka ngayon ng comparison. Kasi lasa siya ng durian. Ayan. So dahil nakakain ka ng durian, okay, naiintindihan mo na. Kasi lasa siya ng ganito, magamit ka ng comparison sa mga lasa. Kasi nga, indescribable kasi yung lasa. Okay, mga abstracts yan, no? So the meaning of a word is not certain in abstract, but only in a particular context. Doon na papasok. We can consult a dictionary or lexicon to find the possible range of meaning. Kasi sinasabi kong semantic range. Yan. But to find the specific meaning of a certain occurrence, we must
go to the context, no? Papasok yung context. It is a mistake to select whatever dictionary meaning most closely fits the interpreter's desire or to choose all the dictionary meaning simultaneously, no? Ibig sabihin, minsan sa pagpili din natin ng meaning ng isang word, kinukuha lang natin yung dictionary na kumakampi sa ating isip. Hindi ganun. Huwag kang kukuha ng dictionary na, oh, ito, gusto ko dictionary to kasi okay na okay to sa mensahe ko ngayon. Hindi ganun. Hindi, you have to stand in the context. Okay. Agwan ka rin kukuha ng mga dictionary na pagsasabay-sabayin mo, paghahadu-haduin mo, katasasabi mo, ito ang ibig sabihin lahat niyan. Okay? So, independent. Yan ang problema ng The Amplified Bible. Provides several meanings or synonyms for keywords, but not all of those meanings are suitable in a given instance. Kaya kung nakabili ka ng Amplified Bible, parang sabi nga dyan eh, yung Amplified Bible, parang namamalengke ka ng meaning. Bahala ka na kung anong gusto mong meaning dyan. Sa ito, ito yung mga possible meaning. Okay? So, hindi pwedeng ka na. Ascertaining the specific meaning of a word is another example of the hermeneutical spiral. So, napag-usapan na natin hermeneutical spiral, di ba? Okay, pabalik-balik ka lang. Ito yung meaning na napag-aralan ko, balik ka doon sa teksto. Pag-aralan mo ulit yung teksto, may problema ka, balik ka ulit sa iyong analysis. Tapos, balik ka ulit sa teksto. So, hanggang sa, hindi yung spiraling down na, spiraling up. Hanggang sa ma-reach mo na yung pinaka-meaning na niya. Balik, punta sa iyo, balik ka ulit sa teksto. Balik ulit sa iyo, balik ulit sa teksto. Ayan, hanggang sa nag-spiral na siya pataas. We can only understand the word in its context. Yet, we can only understand the total yan, statement by putting together the meanings of the individual words. Ayan. There is no need to despair by saying that words can mean anything or nothing. Dahil sa mahirap nga naman yung paggawa ng word study, parang nadidespirado na kayo, ano bang gagawin ko nito? Marami palang pwede maging meaning nito. Litong-lito na ako. Yan. Remember, sa lahat ng mga nagtatagumpay, failure is not an option. Talagang you have to choose. You have to dedicate yourself in studying the Word of God. Wala tayong magagawa eh. Hindi tayo pinanganak sa panahon ni Christ. Hindi tayo pinanganak sa panahon ni Moises. Ganun pa man, nevertheless, still, maging yung panahon nila Moises at Jesus Christ, hindi pa rin nila na intindihan ng gusto si Christ. Okay? Mas lalo na ngayon na ang hawak mo pa, translation lang. Tapos ang pinangahawakan mo pa, yung tinuro sa'yo ng mga pastors mo. Ang problema, pare-pareho ba ang stand ng lahat ng pastors? Yan. So kung sino yung tatayo ng mga tatag at may pagtanggol niya, siya ang pwedeng manalo. Ang problema nga, pare-pareho na nakareceive ng Holy Spirit, pero pagdating sa paninindigan ng doktrina at kaisipan, mukhang hindi talaga pare-pareho. Okay? So, sino ngayon ang merong Holy Spirit na totoo? Siyempre, ano bang dinidikta ng Holy Spirit? Pag-aralan natin ang usong salita ng Diyos. Pag-ingatan natin yan. Bakit? May isang kasalanan tayo sa Biblia na sinasabi sa Biblia na walang kapatawaran. Ang ano? Blasphemy against the Holy Spirit. Ano ba yung klaseng blasphemy? Siyempre, ilagay mo sa bibig ng Holy Spirit yung mga bagay na hindi naman niya kahulugan. Yan. So instead na sabihin mo yung ito yung katotohanan, pinipilit mong ilagay sa isip ng sa konsepto ng Holy Spirit yung iniisip mo. And that is what you are forcing. Pinipwersa mo yung meaning mo na, which is somehow contrary to the Spirit of God. And that is one form of blasphemy.
There's no need to despair by saying that words can mean anything or nothing. We should be a more postmodern approach. Kaya pumasok yung postmodernism. Dahil hindi naman talaga ma-determine kung anong tunay na kahulugan, eh magkanya-kanya na lang tayo. Kung yun ang meaning mo, ito ang meaning ko, maggalangan na lang tayo isa't isa. Parang ganon. Yun ang postmodernism. Instead, we previsionally attach meaning to words in order to grasp the context. And then we use the context to help us refine the meaning of keywords. We continue to progress along the spiral until we arrive at a good fit for all the words in their context. Dictionaries do not eliminate the need for this process because they depend upon themselves defining each term by other terms. Yeah. Okay, so to illustrate that words are defined by context, let us consider a key words in the scripture, let's say the word love. Okay, here are some uses of this word in modern times. No? I love a challenge, I love ice cream, I love my dog, I love my wife, I love Jesus. So parehong love ang ginamit dyan, pero the same ba ang meaning mo ng love sa challenge? Love mo sa ice cream, love mo sa aso mo, love mo sa your wife mo, at love mo kay Jesus. Yeah, okay? So, next meeting, we will continue this sapagkat medyo mahaba-haba itong pagdating sa meaning, ano? And then, papasok tayo sa grammar and syntax. Ito na. Nahihirapan na ba kayo? Okay. So medyo masyadong pakiramdam ko ha, parang masyadong na natitinag ang inyong mga pag-iisip. Ano nang gagawin namin? Una, wala kami mga libro. Pangalawa, hindi kami marunong magbasa ng Greek at sa Hebrew. So kahit may libro kami ang mga theological dictionary na yan, dahil di naman kami marunong bumasa, paano na? May pag-asa pa ba? Sa tingin niya, may pag-asa pa? Meron po. May pag-asa pa. Lalo na ikaw, Making, napakabata mo. Okay. Pero kayo, tayo namang mga may edad na, when it comes to education, there is never too late. Okay. Ako nga eh, ang edad ko nito, nag-aaral pa rin ako eh. So hindi pa rin naman hindi ang lahat, diba? Basta binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon makapag-aral kahit na matanda na, sige lang aral. Si Moises nga, 80 years old na siya nung nakausap pa niya ang Diyos, doon pa siya binigyan ng mission. No? And then 40 years pa siya doon sa wilderness, so umabot siya ng 120 years. Yung may-ari nga ng KFC, kung nabasa niyo yung kasaysayan, 80 years old na siya nung siya nagtagumpay sa negosyo ng nabigo siya sa mag-asawahan, sa pag-aasawa, nabigo siya sa kanyang business na insurance, nabigo din siya sa kidnapping niya sa anak niya kasi talagang hiniwalayan na siya. Ang dami niyang kabiguan. Hanggang sa bandang huli, naalala niya yung old recipe ng kanyang nanay sa pagluluto ng manok. At yun, doon siya nag-umpisa. At marami nakagusto sa old recipe na yun. Matagal na pala niyang alam yun. Bandang huli, si Colonel Sanders yata yun, yung may-ari ng KFC. Okay? So, simula noon, doon na siya nagtagumpay. Si Kenny Rogers. Okay. Sino makapagsabi na magiging kung 2,000 extra-extra lang siya sa mga palabas ng cowboy nung araw sa pan-TV lang siya. Yung pala, may boses pala siya. Tumanda na siya, nagkaroon ng Kenny Rogers. So, wala yan sa ano, basta binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Pinakita ko lang sa inyo na hindi ganun kadali ang pag-interpret ng Bible. Marami kang pagdadaanan. Kaya akala kasi na ibang basta nakareceive ka ng Holy Spirit, okay na to. Kaya minsan gusto kong tanongin. Merong ngayong gagawin sa mga katatayan. Ano yata yun? Yung AMF yata yun. Mga katatayan. Ang kanyang title, ang kanyang theme is
worshiping God in the spirit and in truth. Yung in the spirit, kinapital niya yung salitang spirit, pero tingnan niyo ulit 'yon sa chapter 4 ng John. Yung worshiping God in spirit ay small letter lang 'yon. Tapos na ginawang capital letter sa kalaki ng pagkakasulat ng spirit. At pero pagdating sa truth, worshiping God in spirit and in truth, maliit yung truth. Hindi pwedeng ganun. Okay. Hindi pwedeng paghiwalayin mo, hindi pwedeng mas lesser yung truth na sa Holy Spirit. Palakihin mo yan kasi yung truth talaga, yun ang kaibahan nating lahat. Yung katotohanan ang hawak natin. Okay, so may mga pagdadaanan pa talaga, wag lang kayo mag-discourage. Ako hindi na-discourage eh. Kung tutusin, sa totoo lang, nag-isip lang ako na magkaroon ng maraming libro. Ang hanap buhay pa nung araw, nagtutulak ako ng kariton. Sumisigaw ako ng bote dyaryo sa kalsada. Sabi ko, kumita lang ako. Unang-una kong bibilhin ay yung interlinear na Greek, Hebrew, at saka yung English. Plus yung concordance. Yun ang unang-una kong gustong bilhin. Ayun, hanggang sa nasunod pa yung library ko. Pero bangon ulit ako. Kinakailangan makabili ulit ako ng mga pag-aaral na ganito. Punta ako ng iba't ibang mga bookstores, tinitingnan ko yung mga libro na ito, sabi ko, bakit ilang linggo na akong pumunta, walang bumibili. So pinag-aralan ko kung paano gamitin. Yung pala, maraming hindi, kaya pala hindi nabibili kasi hindi nga na pag-aaralan kung paano gagamitin. Okay? So pinag-aralan ko pati yung analytical lexicon. Okay? Iba yung analytical concordance, oh, pero yung analytical lexicon, mas lalong madugo yun. Talagang pag hindi mo napag-aralan ng gusto, okay, talagang dito marami nagkakayanigan sa analytical lexicon of the Greek at saka Hebrew na words, no? Pero hindi ako sumuko. Nag-aral ako, self-study muna na ako ng biblical language way back mga 1987. Wala nagtuturo sa akin pero talagang pinagtsatsagaan ko, nilagyan ko talaga ng oras. Minsan namundok pa ako para mag-aral ako na walang kakausap sa akin. Ganun nangyari sa akin. Okay. So, hanggang sa nakapag-enroll ako, 'yun. Nagulat yung pinasukan kong eskwela, nagulat na halos ma-perfect ko yung kanilang mga examination. Kaya naging dean lister pa ako ng eskwelahan nung araw, nung ASEAN Theological Seminary. Tataas kasi ng grades ko. Ang grade ko sa Hebrew language is 1.0, pare-pare. Perfect yun, halos. So, ang grade, ganun din, no? Makataas din. So, hindi pa huli lahat. Tuloy-tuloy lang pag-aaral. At kung hindi ko man makapag-aaral, tuloy-tuloy lang ang pag-aaral natin dito. Pastor Mel, ha? Kahit na may edad ka na, ha? Tuloy-tuloy lang pag-aaral. Okay po. Oo. At saka talagang bagamat parang nakaka-discourage yung dadaanan natin ito. Wala eh, lahat tayo dadaan sa wilderness na ito. Hanggang pati bayan dito. Kasi ang habol natin is yung talagang siguradong langit talagang pupunta natin. Okay, do you have any question? Meron bang gusto magtanong sa inyo? Alam kong parang binagsakan kayo ng mabibigat na bomba, na dunamis. Okay, Manny. Okay. Anong Rob, magandang gabi. Magandang gabi. Padugo ng padugo ang ating mga pinag-aaralan niya. Oo. Nakakahilo. Oo. Pero ito, Prof, may tatanong po ako. Ano pong mga salita ang ginagamitan ng exegetical analysis? Actually, ang exegetical analysis, yan na yung ina-apply mo na yung pinag-aralan mo sa hermeneutics, interpretation, at saka yung biblical language. Yan. Pagkatapos mo, parang ganito,
ang hermeneutics or biblical interpretation, bibigyan lang kita ng mga tools. Ito yung gagamitin mo, pala, martilyo, pako, yan. Yung paggamit sa construction, yan, kompleto na lahat yan. Ngayon, yung matapos malaman yan, kasama na rin sa mga tools kasi pag-aaral ng biblical language, ito na, exegetical analysis na. Pag sinabing exegetical analysis, lahat ng kasangkapan mo na binigay ko sa iyo ay gagamitin mo na yan. Bagamat hindi naman lahat magagamit mo, pero halimbawa, magtatayo ka ng bahay, may time na gagamitin mo yung martilyo, may time na hindi naman. Mahalaga doon, yung pagtatayo mo ng bahay, matibay, at saka talagang pwedeng tirhan, at saka talagang kapaki-pakinabang, at masasabi natin na ito na yung totoong bahay. So, bagamat lahat itong mga materials na ito ay tinuro ko, ano ba yung mga materials na yan? Pag-aaral ng kultura, pag-aaral ng history, pag-aaral ng grammar, pag-aaral ng background, pag-aaral ng survey, Old and New Testament survey, pag-aaral ng Bible Atlas, pag-aaral ng animals of the Bible Land, pag-aaral ng interpretation ng parables, yan. Lahat yan. Bibigay ko yung mga tips. Tulad nito, tapusin lang natin itong buong aklat ni David Bernard kasi next ano natin is we will going to study yung tinatawag na how do we interpret the gospel. Yan. How do we interpret prophetic prophecies. Yan. Yan. Lahat yan. Ibibigay sa'yo. Ibibigay ko sa inyo yan. Binibigay din ni David Bernard. Ito lahat magagamit ninyo. Pero hindi sa lahat ng oras ay exegetical analysis ay magagamit yung lahat ng tools. Pipiliin mo lang yung mga tools na makakapag-establish. Halimbawa, para makapaggawa ka ng pundasyon ng bahay, eh, bigalaan mo ng piko, saka pala, yan, saka bakal, lahat yun. Okay? Pero hindi mo pa kailangan ng pintura. Ano pa lang lahat yan? Pundasyon. Yan. Yan. So, ganun lang ibig sabihin ng exegetical analysis. Pag sinabing exegetical analysis na, ito na yung application mo, lahat ng mga pinag-aralan mo, paano mo magagamit sa pag-exegete. Pag sinabing exegete, or exegesis is, you will going to study what is the intention, intended meaning ng author. Ine-exegete, pag you're trying to get out, pinalalabas mo yung meaning talaga nung sumulat. Iba yung exegesis. Exegesis na, pag sinabing exegesis, pinipilit mong isaksak sa isip ng author yung gusto mong sabihin. Eh, ganun ang nangyayari. Marami, no? Imbis na pinag-aralan ng gusto yung sinasabi ng Biblia at kinukuha yung sustansya ng Biblia, pinipilit niyang yung kanyang ginawang preaching, pinipilit niyang ilagay doon sa isip ng author. Okay? So, mahirap yun. Kaya ang trabaho natin is we have to get the essential meaning, the intended meaning mula doon sa sinasabi ng writer ng Bible. Okay? Eh ngayon eh, ang dami nag-exegesis eh. Sinabi ng Panginoon, ganito ganyan. Yung pala, yung when lalo na yung call to service, narinig ko na naman last week eh. When there are two or three that gathers in my name, I am in their midst. Sabi ko, ito na naman. Umamit na naman ng talata na iba yung context doon. Ang context doon is not, it is not a call to worship, kundi may kinalaman yun sa tinatawag na pagsasaayos ng mga makasalanang mga kapatira. Okay? So, ang dami. Okay. Ano pa? Katulad ng yung whom shall we send and who will go for us? Here I am, send me. Tapos biglang i-deny doon sa evangelism. Sabi ko, basahin niyo lang sa bakit nagsalita ng ganun ng Diyos. Naghahanap ba siya ng evangelist? Ay, hanap ba na sa inyo ulit? Hindi siya naghahanap ng evangelist. Actually, naghahanap siya ng taong yung pang i-rebuke yung kalokohan ng mga Israelita.
tutusin, naghahanap siya ng tao, maglalakas doon para bulagin yung kanilang mga mata. Kaya sabi ng Diyos, sabi ni, ano, ito ang mission mo, no? Bulagin mo ang mga mata nila, ang kanilang tenga, pabingin mo, kasi baka makaintindihan sila at makaunawa at magbalik loob at mapatawad. Sabi ni Isaiah, eh, hanggang kailan po? Hanggang magsilaya sila lahat yan. Yan, yun ang context noon. As for me and my household, we will serve the Lord. Hanggang doon lang yan. Pero ano talaga yung gustong palabasin doon ni Joshua? Sabi niya, you cannot serve the Lord. Hindi nyo kaya. Kasi ito yung ugali ng Lord natin. Yan. So ganun din. Sabi ng isang mga ngaral, natakot si Jonah na pumunta sa Ninive kasi pumapatay sila ng tao. Okay, kaya hindi siya pumunta ng Ninive. Nagpunta na lang siya sa Tarsus. Okay, pero binasa nila yung chapter 4, nandun pala ang tunay na dahilan kung bakit ayaw niyang pumunta sa Ninive. Okay, so yun siya, no? Kaya ang baga sa ano, yung paggamit ng tamang context. Okay. Yeah, prof, eh. Bali magkakaparehas tayo ng ano, pares tayong UPC, pero pagdating sa pag-interpret ng Bible, nagkakaiba-iba tayo pero pare-pares tayo UPC. Ito 'yun, no. Anuin mo na lang 'yan, pero ano bang understanding natin pagka naka-receive tayo ng Holy Spirit? Kaya tayo binigyan ng ano na eh. May pwede ka nang bigyan ng license ng ano kasi 'yun ang prerequisite. Eh. Pwede ka lang bigyan ng license kasi naka-receive ka ng Holy Spirit eh. Ang problema, yung Spirit, sigurado ka bang Espiritu ng Diyos ang tinanggap mo? Bakit? Porque ba nakapagsalita ka lang iba't ibang wika? Eh, nagagawa rin yung ibang sekta ng reliyon kahit nga Trinitarian, nag-speaking ng tongues yet. Diba? Eh, balikan natin sa atin. Hindi, bakit hindi pare-pareho ng interpretation? Okay? So, ibig sabihin, mukhang may problema. Kasi mukhang hindi lang naman talaga iisa ang manifestation ng baptism of the Holy Spirit. Pag pinag-aralan mo ng gusto, yung baptism of the Holy Spirit doon, hindi lang siya nakatutok doon sa ano, sa speaking in tongues. Okay, unang pangalawa, nagsalita sila ng iba't ibang wika, pero yung wikang ginamit nila doon ay talagang existing, buhay. Talagang may wikang yun, may talagang wika, sabi niya, ba't ko narinig yung wika ko sa kanya? Yan. Ngayon yung nag-speak in tongues natin, sigurado pang existing yung wika na yun. Susunod na unang manifestation, dapat habang sila nagsasalita ni Patrigong wika, they are proclaiming the wonders of God. Ibig sabihin, may laman. May ibig sabihin talaga. Okay? So yun siya. So, yun. Hindi dapat isa lang yung nakikita at yung manifestation. Sabay-sabay nangyari yun. They are speaking with existing language. They are speaking the wonders of God. They are speaking the wonders of God. Meron tinatawag tayong pagbabago ng kilos. Dati silang duwag, biglang nagsalita si Peter. Ito na. Eh dati nagtatago siya, duwag siya. Ayaw niyang makilala. Okay, so mapapansin natin dito na sabay-sabay yung ano na yun, sabay-sabay yung initial manifestation. Hindi lang manifestation sa speaking in tongues. Manifestation din sa courage. Manifestation din sa message at manifestations din sa tinatawag na they can speak another language na nag-exist. Okay? Kaya sabay-sabay yun. Parang ganito, anong unang ginawa nyo nung nag-honeymoon kayo? Siyempre, nung unang araw ng honeymoon na yun, eh, bibilangin mo talaga sa daliri mo na nangyari sa unang araw na yun. Hindi lang isa. Hindi lang sabi, naghalikan kami. Doon lang, tapos na yun. So, yun ang tinatag na anong nangyari ng araw ng Pentecost na yun. Sabay-sabay na nangyari. Okay? So, hindi natin siya pwede ilimit lang sa isang manifestation. Okay? So, okay ba sa'yo, Manny?
Okay po, Prof. What, video, padugo ng padugo ang ating pinag-uusapan. Salamat okay. po, Prof. Okay, okay. So, meron pang gusto magtanong? Alam kong medyo, sabi ko. Pero tandaan ninyo, hindi ako nagsalita nito, hindi pinaliwanag ko lang ang sinasabi ni David Bernard. Pinalawak ko lang ng gusto para makita nyo kung gaano kabigat yung, remember, no? Isa sa 10 utos ng Diyos. Huwag na natin sabihin, huwag na natin tanggapin yung Sabat kung ayaw natin tanggapin. Pero yung siyang tinatanggap natin yun eh. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kapuluhan. Okay. Ang mangaral ka ng mali, you are also violating that commandment. Ang mag-preach ka ng mali, still you are citing the name of God. Okay. You are using the name of God sa maling turo, sa maling preaching. Again, that is also using the name of the Lord thy God in vain, sa walang kabuluhan. Kapag maling turo mo, walang kabuluhan, automatic yan. Okay? So napakahalaga ng tamang interpretation before we can preach na tama talaga. Mabigat yan. So ayaw natin paniwalaan yung Sabat na Saturday. So yung siyam, pag-isipan natin ang gusto yung siyam. At marami talaga matulang dito sa third commandment. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Sabi nga sa inyo, kung iniisip natin tunay tayong reliyon, dahil iniisip natin na lahat na sinasabi natin ay based sa katotohanan, so ano matatawag natin doon sa ibang sekta ng reliyon? Based sa mali. At kung sila ay based sa mali, okay, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Okay, at sabi nga sa first, second commandment, yata, no, sa third commandment, sabi niya, hindi ko, parang in effect, ito sabi niya, hindi ko palalampasin ang kasalanan nilang lahat sa paggamit ng pangalan ko. At sisingiling ko sila hanggang sa third generation, fourth generations. Mabigat siya. Kasi naniniwala tayo, huwag kang papatay, huwag kang magnanak. Naniniwala tayo, ibig sabihin, kasama sa 10 utos kasi yun eh. Yung Sabat lang, hindi natin pinagkakaisahan doon. Hindi tayo nakikisa sa mga Hudyo, sa mga Sabadista, hindi tayo nakikisa doon. Pero yung siya, sure ba tayong nasusunod natin ng gusto yun? Okay? Kaya mabigat ang malakas. Sabi nga, tinawag natin, we have great power. Dahil nasa atin tayo, kamo ang power. Sabi nga nung palabas ng Spider-Man, great power means great responsibility. And we believe na nasa atin ng power, nasa ng Holy Spirit, then we have the great responsibility. Responsibility to understand fully the Bible. Okay? So, wala nang gusto magtanong? Okay, Manny? Total, nabanggit mo yung Saba. Tanong ko lang po kung culture ba nila yun na yung mga pagkain daw na pumupula pag bawal. Ano po ba ang katotohanan doon? Hindi muna natin pag-usapan yun na Pastor Manny. kasi wala sa topic natin ngayon, no? Okay. Sige po, sige. Ito muna yan. Okay. Saan natin pag-usapan yan? At na actually, na-discuss ko naman partly ito no, sa appointment ng salita doon sa district conference no, sa Mindoro. Okay. Kaya lang, hindi ko alam kung naintindihan nila yun. Okay. Kasi gusto ko lang naman mag-ano ng datos kung ano talaga ang stand nila doon. Mm-hmm. Mabigat ang stand nila. Actually, ang Seventh-day Adventist, they began their organization na na-establish sila sa organization talaga is 1863. Eh tayo 1945 eh. So, matandang-matanda na sila. So, halos lahat ng mga issues sinagot na nila eh. See? Halos tagal na pala. Ang tagal na pala nila. Oh, kaya halos lahat ng mga issue, yung mga question natin sa kanila, nasagot na yan. Ang matindi pa kasi sa kanila, talagang matindi rin sila sa pag-aaral ng biblical language.
talagang kasi doon ako galing eh. Kaya nga doon ako nag-umpisa mag-aaral talaga ng biblical language kasi magagaling na rin sila doon eh. May mga archaeologists pa sila, talagang may mga group of scholars sila talagang kasama sa mga archaeologists sa Bible Labs. Okay? So talagang tsaka ang laki ng institution sila. Ang dami lang mga eskwela dito na mga CHED recognized. Katulad ng AUP. Organized, parang organized na. Organized talaga sila. Oo. Meron pa silang mga eskwelahan dito malalaki. Meron silang elementary. Talagang kinikilala ng ano, pambuong mundo na sila. Meron pa silang hospital. Okay. Ngayon, tungkol sa mga doktrina, ay talagang kung babanggain ka talaga na may scholars sila. Pag tinira kanina, eh, ang kwento nga nun sa inyo eh. Nung Adventist pa ako nung araw eh. Sinabi sa akin ng kaibigan ko, sabi, Kuya Joe, punta tayo sa mga Aldean Pangasinan. Sabi ko, bakit? Idebatihin natin doon yung mga oneness Pentecostal. Eh, sabi ko, magkagabi na eh, baka mahuli tayo sa ating pag-uwi sa ano. Kasi sa ano yun, yung mga Aldean pa yun eh. Sabi ko, oo nga eh, pero wala, hinamon tayo eh. O sabi ko, sige, para mabilis, matapos agad yung debate, tirahin mo agad sa Greek. Yun, tinira agad sa Greek. Wala pang 13 minutes, tapos ang labanan. Kasi hindi nga alam magbasa ng Greek. Yun ang totoong istorya noon. See? Kaya sabi, para matapos yung debate na yan, tinanong mo agad sa Greek. Nung tinanong agad sa Greek, eh, tinanong nung pastor doon sa mga doon, sabi, bakit? Kailangan ba yung mga Greek-Greek na yan? Sabi ko, sabi na, oh naman, kasi hindi marunong mag-English sila Peter. Ang alam nila talaga, Greek. Tsaka Aramaic, yun ang spoken language nila. So hindi sila makasagot. Diba? Parang ano? Eh ngayon, kasama nyo na ako. Oh, ayaw ko silang banggain. Pero may usapan ako nung kami nung best friend ko. Sabi ko, Charles, pag tayo pinagharap, hindi ako lalaban ha. Huwag ka rin lumaban. Pero pang iba, kalaban ko. Sigurado. Yeah. Eh, muntik na noon eh. Kaya lang, hindi kasabandi sa magiging kalaban. Kasi siguro way back mga 2010 o 2009, kabibinyan pa lang sa akin ni Pastor Bodegas, naghamon yung mga Trinitarians na mga Berians dito sa UP. So tinawagan ako ni Pastor Bodegas saka ni Pastor Rene Bacani kung okay na harapin ko sila. Sabi ko, okay yun. Haharap po ako. Makikipag-discuss ako sa kanila. Sabi ko, maganda nga kung mga taga-UP yung kakaharapin ko. Eh kumukuha pa rin ng loyon eh, abugas eh. Sabi ko, mas gusto kong kaharap yung kasi talagang maglalaban lang kami sa evidence, yung rules of evidence, yung mga fallacy sa reasoning, mga abugado yan. Eh hindi lang natuloy kasi parang na-dissolve yung grupo nila sa UP. Pero muntik na noon, tinawagan na ako na Pastor Bodegas noon. Kasi alam niyo, tandaan niyo, kapag alam mong nasa katotohanan ka, kapag alam mong nasa liwanag ka, wala kang kinatatakutan dilim. Sila ang natatakot sa'yo. Kasi liwanag ka eh. Ang mahirap nito, sabi nga, huwag kang matakot, huwag kang magtaka kung ang bata matakot sa dilim. Ang magtaka ka, yung matanda, natakot sa liwanag. Ayaw marap sa liwanag. See? Eh nga ako, sa totoo lang, mga tinuturo ko, nakahanda naman ako sa question and answer eh. Kasi hate na hate ko talaga yung magne-lecture ka tapos walang tanong. Yun. Kasi ganun ang nangyayari sa atin. Yun ang tinatawag na cultural na sa atin yun. Lecturer na walang question and answer. Eh walang ano, walang nag-i-improve. Kasi alam niya walang magtatanong at hindi pinagtatanong. Pero kung ina-allow ng tanong, ah, maraming mag-i-improve sa atin. Kasi bago siya tatayo siya, pag-aaralan niya ng gusto. Saka na-encounter niya lahat ng mga klase ng tanong. See? Eh, huwag kayo matakot sa tanong. Actually, yung mga tanong na yan, nakakatulong yan para lalo kang mag-research ng gusto. Okay? Opo. So, okay, so kung wala nang magtatanong, ay binabalik ko na kay Pastor Romel. Take it away, Pastor Romel. Praise the Lord. Salamat po, Prof, sa mga napag-aralan natin ng katotohanan sa gabing ito na
may mga bagay pa tayo. Ito nga naman na may mga changes sa language, but we need to strive para makuha natin yung esensya ng mensahe ng salita ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, ang ating trabaho bilang mga lingkod ng Panginoon sa ibabahagi ng kanyang salita ay hindi po basta-basta. Kinakailangan natin talagang maglaan ng time. Ang kaya ng ginagawa natin ngayon, maapo tayo ng labing na madaling araw dahil nga sa gusto natin matutuhan ang mga bagay na ito. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayong mag-tune in, stay in sa ating pag-aaral. Sa Diyos ang kapurihan at sa gabing ito, tayo po ay magtatapos sa panalangin. Maaari ba natin hiningin si Pastor Mel Hilario sa ating closing prayer? Takilang Diyos, kami po ay minsan pang nagpapasalamat dahil pinapalago po ang aming mga karunungan at patuloy pong gabayan ingatan ang kalusugan ni Prof. Salud upang makapagturo po siya ng maraming karunungan patungkol sa iyong mga salita at hindi maligaw ang aming mga pangangaral. Kaya Panginoon, gabayan ingatan po siya at pagpalain mo rin po siya sa kanyang mga pangailangan pinansyal sapagkat nandito pa rin po naman kami sa lupang ito at laging po siyang bigyan ng malakas sa pangatawan. At kami pong mga estudyante, nawa po ang aming mga napakinggan ay aming pong may isa puso, may isa buhay. At gamitin po kami mightily para sa iyong kapurihan. Bigyan mo kami ng karunungan ayon sa iyong kalooban. Maraming po salamat sa pagkakataong ito. At ibabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sir Romil? Nakamute pala ako. Purihin ng Diyos, salamat po sa gabi ito. At closing remark po, Prof, sa bago tayo magkahiwa-hiwalay. Okay. Siguro sa yung ating lesson sa tuwing Monday, no? Siguro mga dalawang meeting na lang siguro yon, and then tatapusin natin yung klase natin na yon. Kasi sa tingin ko, sobra-sobra na yung ating napag-aralan doon sa history ng Bible formation, mga problema sa translation, lahat-lahat na yon. I encourage everybody to join our class every Tuesday. Para nang sa ganun ay makasabay na yung iba sa ating lesson na ito. At yung iba naman is, since meron naman tayong YouTube na pinapalabas, so makakahabol na rin yung iba. So siguro mga dalawa na lang meeting o makaisa na lang siguro yun, no? Para nang sa ganun ay yung iba sa atin makapag-prepare din sa darating na ating general conference. Okay, so yung mga gustong mag-sponsor sa akin papunta ng general conference ay open naman eh. Huwag kayong mahihintay.